narito na ang ating pinakahuling update sa binabantayan nating bagyo na si Goring na lumakas pa nga lalo at ngayon na nasa super typhoon category na. Dahil nga po nananatili ito sa karagatan, sa ngayon po, ang kanyang lakas ay nasa kategorya na ng super typhoon. Narito po yung pinakahuling update po dito sa bagyo. Huling namataan ang mata ng bagyong Goring, ng super typhoon Goring, sa bahagi ho ng Palanan sa Isabela. Taglay niya ngayong pinakamalakas na hangin na sa 185 kilometers per hour malapit sa gitna. At pagbugso na sa 230 kilometers per hour, ito ay mabagal na kumikilos pa timog kanluran. Samantala, may isa pa tayong binabantayan na low pressure area. Huli itong namataan mahigit 2,000 kilometro silangan-hilagang-silangan sa may bahagi naman ng Eastern Visayas. Sa ngayon, natinalis yung posibilidad na pwede itong maging bagyo, pero at least in the next 24 hours, medyo maliit pa ho. Kaya patuloy natin i-monitor yung isa pang low pressure area na ating namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala naman, maliban sa bagyong Goring o Super Typhoon Goring, patuloy na umiiral, particular na sa bahagi ho ng Kanlurang Luzon, ng Kanlurang Visayas, itong Southwest Monsoon o Hanging Habagat. Kaya in general, inaasahan natin ngayong araw, malaking bahagi ho ng Luzon at Western Visayas ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Yung concentration ho ng mga pag-ulan natin, lalo na sa malapit ho sa bagyo, sa may eastern section ng Northern and Central Luzon at gayon din sa may western section ng Luzon. So asahan ho natin at least maulap na kalangitan at malaki yung tsansa ng mga pag-ulan. Sa iba pang bahagi ng bansa, sa Mindanao at sa Eastern and Central Visayas, mga isolated rain showers and thunderstorms naman yung mararanasan. Narito yung latest track ng bagyong si Goring. Makikita ho natin, unti-unti na pong kumikilos pa ito, patimog kanluran nga itong bagyo at inaasahan nga natin na ngayong araw hanggang bukas na madaling araw ay magbabago na ito ng direksyon mula ho sa south-southwest. Kikilos na ito pa bahagi naman pa east at eventually po magno-northeast na itong bagyo na to. Itong area ho na to, ito po yung makikita natin pinaka nasa southernmost part ho ng track ang bagyo mamaya pong hapon. At simula po mamayang hapon, magbabago na ulit ito ng direksyon, patungo na ho ng northeast, papalayo na rin ulit ng ating bansa. Ito yung kanyang looping na tinatawag ho natin. At eventually ho, bandang araw ng Lunes o bukas, ina-expect ho natin magsisimula itong kumilos pahilaga at eventually po ay hilagang kanluran na northwestward. Base ho dito sa ating latest track, mananatili ito na super typhoon category hanggang bago ito maglandfall sa may southern part ng Taiwan. Posible pong araw ng Huwebes. Possible naman na lumabas ng Philippine Air Responsibility ang bagyong Goring araw ho ng Huwebes o madaling araw ng Biyernes. Muli po, nakikita natin na mananatili ito sa super typhoon category, kaya ho yung bahagi nitong bahagi ho ng Northern and Central Luzon, yung eastern section ng Northern and Central Luzon, particular na sa Cagayan, Isabela, Aurora, ito po yung pinakamakakaranas ng mga bugso ng hangit, malalakas na ulan, dulot ng bagyong Goring. Taas nga po yung ating tropical cyclone wind signal number 3 sa may northeastern portion ng Cagayan at sa extreme eastern portion ng Isabela. Signal number 2 naman sa may eastern portion ng Isabela, eastern portion ng Cagayan at sa northern portion ng Aurora. Signal number 1 sa bahagi ng Batanes, ibang bahagi pa ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, central portion ng Aurora, Quirino, nalalabing bahagi ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Nueva Vizcaya, eastern portion ng Ifugao, eastern portion ng Mountain Province at Kalinga. Itong mga areas po nito yung direktang maapektuhan o naapektuhan na nitong bagyong si Goring.